Good morning guys, it's me once again. At welcome na naman kayo sa panibago nating video for today. And for our today's road trip, susubukan natin mag Rizal Loop. Dadaanan natin ng Kainta, Antipolo, Teresa, Murong, Tanay, tapos balik ulit ng Murong, Binangonan, Angono, Taytay, Kainta ulit. So ngayon nandito tayo sa boundary ng San Juan at saka Santa Mesa, Manila. So ayan yung, kung makikita nyo yung tulay na yan, yan yung Skyway. Ayan yung arc ng San Juan. Dito tayo, kakanan tayo dito. So shortcut tayo, hindi tayo dadaan dun sa main road ng papuntang Ortigas Extension. Kasi matraffic dun at maraming stoplight. Hindi tayo rin yung pag-loob dadaan. So ayan guys, nandito tayo sa Green Hills Shopping Center. Kakanan tayo dyan, Ortigas Extension, papuntang Rizal. So ayan nga pala guys, dito nga pala sa San Juan, meron nga pala ditong bike lane at meron ding motorcycle lane. Kaya nakikita ninyo itong bike lane, itong motorcycle lane. Nandito tayo ngayon sa Robinson's Galleria Ortigas Center. Diretso pa tayo, diretso lang papuntang Rizal. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa junction area na tapok ng Kainta ito. Dito mag-i-start yung Rizal loop natin. Kasi ang Kainta sakop ng Rizal, Rizal province. So diretso lang tayo papuntang Antipolo. Dadaanan natin yung rotonda ng Tikling. Yun yung landmark na bakit ka na ng Antipolo area. Nandito tayo sa rotonda ng Tikling. Yan yung sign na bakit ka na ng Antipolo. Kapag kumanan ka dito, papuntang Binangonan yan. Diyan tayo lulusot mamaya. Pero ngayon kasi unahin natin itong Antipolo. Ito unahin natin sa loop. Nandito na tayo sa boundary ng Antipolo. Yan yung sign na nandito ka na sa Antipolo. Yung arc na yan. So diretso lang tayo. Medyo packet na to. Yan, nandito tayo sa pamahalang pamalawigan ng Rizal. Dito alam kung ito yung pinakabulisyon ng buong Rizal. Binari Center. Yung ginagawa yung mga laro ng PGL o PGL. Yan, nandito pa rin tayo sa Antipolo proper, ano. Pag tumaliwa ka dyan, dyan na yung papuntang simbahan. Yung mga pinupuntahan ng mga riders, saka ng mga bikers. Dyan din yung simbahan na nagpapaklet sa mga sasakyan. So pag tumanan ka rito, papuntang Angono yan. Angono, Angono. Diretso lang tayo. Ako na tayong Teresa. Guys, ito na yung ano, no? Ito yung part na zigzag road dito sa Antipolo. Dito tayo mag-banking. Overloko yan, nakikita nyo yan. Sa pag-denging-denging, ilang lituan din to. At denging na naman! Denging ulit! Diba? Woo! Ganda, no? Thank you.
Baba, dyan di tayo dadap. Ikot-ikot lang yan. Di tayo. Hanggang sa Makarting tayo doon. Tara. Resort na nandun sa taas kanina, itong Villa sa Pagita Resort. Yan yun. Tapos ito yung isa na Real Cove Resort. Yan yung nakikita natin yun sa taas. Nakikita yan yun. So far, nakaka 32 kilometers na tayo. Mula nung umalis tayo dun sa Manila, time check, 9:30. Sa umaga, umalis tayo dun kanina, mga 8:30 rin. No? Isang oras tayo yung biyahe. Oh, ngayon nandito na tayo sa bayan ng Teresa Rizal. So, ito yung kanilang munisipyo. Ito, I love Teresa, yan nakalagay. Yan ang kanilang maliit lang pala. Yan. Ay, yung kanilang shoutout nga pala diyan sa kapitbahay namin, yung maganda naming kapitbahay na si Laylay. Nanonood siya sa ating mga video. Ito na rin siguro yung pinaka downtown nila kasi nandito rin yung kanilang pamilyang bayan. So, yan, pamilyang bayan ng Teresa Rizal. Yan. Yan yung kanilang palengke. Mag-direkta pa tayo. Susunod dito, Murong. Nandito tayo sa boundary ng Murong. Yan, nakita na natin yung arc eh. Nandito tayo sa pinaka-rotonda ng Murong. Kaya kapag kumana ka dyan, puntang munisipyo ng Murong, Ilongonan. So, hindi ko alam kung ilang kilometers pa. Pero, alam ko, mauuna ang baras bago ang tanay. Parang di may bangkang. Alam ko kung saan pupunta yan. So, ayan yung Shell. Kapag mabiyahe ka, dapat dyan pa lang ang pagkasulina ka na. Kasi dito lang, hanggang dito lang sa area na to, kung may mga gasolinahan. So after nito, nandun na sa bandang Quezon na yung ano. Bandang Quezon na yung mga gasolinahan. Ang paisa-isa lang. Kita nyo yung mga bundok na yan. Maganda kapag dun tayo dumaan sa taas na yun. Maraming magagandang nature na makikita dyan. Confirm nga natin na Baras proper nga ito. Dahil dun sa resort nakalagay yung address. Nasakot na ito ng Baras. Public cemetery. Dahan, mabato.
ano yan? Ano yan yung 7-Eleven. Nakaanan tayo dito. Pagkakanan dito, dire-direto lang yan. Hanggang dulo, lusot ang lusot niya, munisipyo ng Tanay. Kaya kakaliwa tayo. So ayan guys, yan yung munisipyo ng Tanay. Ayan, maganda na kanilang munisipyo. Pagunta tayo sa Pampalengke. Doon tayo iikot, pabalik ng Manila. So, napapansin ko medyo mahigpit sila dito sa Tanay. Kasi siguro, sabi, mababa ang case ng COVID dito. Kahit nakamotor, kailangan naka-face shield. Naka-face mask at naka-face shield. Hindi sila mahigpit sa helmet, pero dapat naka-face shield. Ito yung simbahan ng Tanay. Ikot lang tayo sa palengke ng Tanay. Teka lang, buko break muna tayo. Tara tayo, buko break. Buko nga ako ya. Alanganin. Magkano isa? 25. Ayop, tapos na tayo magbuko break. Silipin lang muna sandali natin. May nakita ako dito maganda. Kita nyo ba yun? Laguna Lake din yun, konti na lang, tubig na oh. Rice field din pala to sa kanan yun eh. Oh, muulan sa bandarod. Okay, sa Manila na tayo. Ayan guys, napabalik na tayo ng Manila. Galing tayo ng palengke ng Tanay. Dito tayo galing kanina sa kanan eh. Pero hindi tayo dyan ngayon dadaan. Susubukan natin dumiretso dito. Papunta rito, yung way na papunta rito. Kasi ang sabi ko nung napagtanungan natin, kapag dinuretso daw natin to, dadaanan daw natin yung bayan ng Baras. So hindi pa ako nakapunta ng Baras eh. Hindi ko pa nasisilip kung anong lugar meron dyan sa Baras. Tignan natin ngayon. Ang sabi, kapag dinire-diretso lang din natin to, lulusot din daw to ng diversion road dun sa dinaanan natin kanina sa taas. Ito yung kanina nakikita natin sa taas. Taas yung municipal cemetery pala tawag nila rito. Okay. So, ito yung Baras Elementary School. So ibig sabihin nasa boundary, nasa proper na tayo ng Baras. Ito ang municipio ng Baras. Ayan, kalagay, kitang kita Baras 100. May turbada rin pala rito ha. Hindi rin daanan dito ha. So, ito yung nakita natin kaninang ano, yung barangay may bangkal, yung landmark dito sa Murong. Parang mas malapit pag dito ka dadaan kaysa rito. Yung tama nga sila, dire-direto lang, dito ka rin lulusot. So yun, nandito tayo ulit ngayon sa Murong. Ito yung pinaka-rotonda ng Murong ano. Pag dumiretso tayo dito, yan, diretso yan, papunta ulit dyan ng Teresa, Antipolo. Pero dahil nga loop tayo, dito tayo dadaan. Yan. One way kasi to. Tapos saka tayo kakanan. Pagkanan natin dyan, yan yung Murong proper. Nandito yung pinaka downtown ng Murong. Nandito rin yung kanilang munisipyo. Wow, nice car. So, ito nga pala yung munisipyo ng Murong. Yan, maliit lang ang munisipyo nila. Tabi ang rice field. Tingnan ka, no? Tingnan lang. Happy na ang rice field to. Dadaan muna tayo sa Bulaluan. Kakain muna tayo. Ipapahinga muna tayo sa net. Oh,
Ito yung pinagpapahingahan natin, no? Yung bulaluhan dito. So yun guys, no, tapos tayong kumain dun sa Cats and Friends Bulaluhan. Dito tayo nag vlog kasi hindi tayo makapag video dun sa loob kasi nagpapatugtog sila eh. Iwasan natin yung copyright. Okay, papakita ko lang ulit sa inyo kung ano yung view meron. Napakaganda ng view dito. Ayan yung rice field. Namunga na, konting araw na lang aanihin na yan. So kung nakikita ninyo yung Laguna Lake, siguro mga 300-400 meters tubig na yan. Laguna, hindi nila problema ang tubig dito dahil tabi mismo ng ilog eh. Tapos kung natatanaw ninyo yung windmill, Ilimya yan, nandito lang tayo sa tapat. Kala mo ang lapit, pero pag pinuntahan mo yan, ang layo yun. So yun guys, ano, nalaman natin na hindi na pala sakop to ng Morong, sakop pala to ng bayan ng Cardona. So ito yung diversion road na doon tayo nang galing. Ngayon kung nakikita ninyo yung boundary ng Morong proper, yung arc, so doon tayo galing sa Kanay, galing tayo ng Baras, dito tayo pupunta, papunta ron pabalik ng Maynila, nadaan natin ng Langonan, Angono, tapos sa Taytay, tapos Paita ulit. Bago tayo mag ride out, i-on natin ulit yung app natin, Onditech yan. So nakapost siyang kanina eh, so i-resume na natin. Siya nga pala, dyan nakikita nyo kung saan yung dinaanan natin kanina. Ayan, yung orange sa linya na yan. Dyan yung makikita yung dinaanan ng ruta. Iikot yan pag sa gilid. So, ngayon, takbo natin. Medyo mabagal kasi yung gulong na ginagamit natin is takto. Medyo madulas. Ito pwede humataw. Malayo-layo pa itong biyahe natin. Dahan-dahan. Buti na lang yung sapatos natin pang all weather. Ayan, nakikita nyo, pwedeng nabasa yan. Yan, ito yung sinasabi ko yung naka downtown nila. So makikita nyo yan, buntok yan, no? May bahay doon sa taas, no? Diba? Kitang-kita nyo yan. Yun yung simbahan. One way to, kaya dito tayo dumaan. Yung sign to Manila. Ay, nagtanong-tanong tayo doon. Sakop pa rin daw ito ng Cardona. Cardona Rizal. So, nakikita nyo yung bundok na yun. Yung tayo dadaan. Papuntang Binangonan. Ayan. Ito na yun. Ito yung tinuturo sa inyo kanina. Dadaan natin. Pilit ang bundok to. Ito yung nakikita natin ito sa malayo kanina. Sa may downtown mismo ng Cardona. So, ayan, nakikita nyo yung overlooking nila. Ayan, hindi masyadong nakikita kasi maraming puno. Ayan, nakitang kita dito yung mga fish pen, no? Laguna Lake. Guys, na malapit na tayo sa Binangonan proper. So, ayan, nakalagay dyan sa signage na Binangonan toilet. Makakaliwa tayo dito para mapuntahan natin yung pinaka downtown. Ngayon, dadaanan din natin ngayon yung pinaka port area nila, sabi mismo ng Laguna Lake. Ayan, dire-direto lang to. Time check, 11:35. Medyo maaga pa. Pero okay lang yan. Kasi alas 12 yung pupuntahan natin dito sa palengke. So, may time pa tayo para ligot. So, malapit na tayo sa pinakapalengke ng Binangonan Rizal. Galing tayo dun sa top line sa intersection. Dire-direto lang. Dire-direto. Kasi makarating ka sa dulo. Ito nga yan, no?
Oh. Ito pala yung mga mangingisda mga nagbabangka. Oh, ito yun. Ito yung pinaka-port nila. Yan, tayong bangka. Oh. Dami pa ng fish pen, pero ah, dapat dito tayo galing. May speedboat yung sila rito. Ayan yung binangunan yung isa nila. Ah, ito yung port area na Kabim Island. Ito nga yun. So, nandito tayo sa mismo sa loob ng palengke ng binangunan. Yung public market nila. Nandito rin yung pupuntahan natin. So, medyo nakakaligo sa lugar ito kasi one way. Exit dito. Hindi ka. So ayun guys, so, tapos na tayo dito sa binangonan. So ito yung simbahan dito sa downtown mismo ng binangonan Rizal. Yan o, oh. Wala ko ang pangalan simbahan nito. Hindi natin wala nakalagay. So ito na yung papuntang Angono proper. Pero dito tayo dadaan sa bypass road kasi mas mabilis dito ang daan. Pwede na tayo dumaan dyan kaso yung masikip matraffic doon. Susunod kasi rito, tay-tay na eh. Ayan, SM Center ang ngayon. Ikutan lang natin itong ano, landmark dito sa ano, sa Angono. Ayan. Ayan. Ayan yung landmark ng nasa Angono ka na. Ayan, yung mga higantes. Ikutan lang natin yan para makita ninyo. Ito naman ngayon yung Taytay proper. So malalaman mo kapag nasa Taytay ka na, kapag nandito ka na sa intersection na to, yung Jollibee na yan. Saka yung parang malaking hilo na yan, yung pagitna na yan. Kasi dyan sa tabi ng Jollibee na yan, saka ng McDonald's niya, kung nakikita ninyo, nandyan ang Taytay Changge, yung palengke, yung pamilihang bayan din ng Taytay, nandyan din yan, yung area na yan, ayun o, kitang kita o Taytay, nakikita ninyo, Taytay Public Market. So, ayan dito, matraffic kasi ginagawa ang mga kalsada rito eh, ayun o, Taytay Public Market, nakikita nyo po ba, ayun o, ayan. So, ngayon dito tayo dadaan sa kanan kasi ito yung pinaka bypass road, mabilis ang daan dito kasi malaki ang kalsada. Diyan pwede tayo dyan sa loob para lupusok tayo ng Taytay proper. Kato, iinit tayo ng malayo eh. Tapos matraffic pa. So since papalik na rin tayo ng Manila, iinit tayo sa bypass road para mabilis-bilis ang biyahe natin. So ayun guys, nandito na tayo sa rotonda ng Tikling, ano? Dito na natin tatapusin yung road trip natin, yung Rizal loop natin. So kaninang umaga, dyan tayo nang galing. Dito tayo duman sa Pantipolo. Tapos ngayon, umikot lang tayo, dito rin tayo lumusot. So bago natin tapusin tong video na to, shoutout muna ulit kay Prince Ara, lalong lalo na kay Roland Carillo. Boy, lagi mo tatandaan ang lagi mo sinasabi, relax ka lang dyan dahil hindi ka mawawalan at hindi ka rin magkakaroon. Sana nag-enjoy kayo sa loop natin. Kita kasi lang tayo sa mga susunod pa nating road trip. And thanks for watching.